siya ng kahanga-hanga at iba't ibang nilalang sa lupa. Bakit gusto ng Diyos na pagandahin ng gusto ang lupa? Dahil gusto niyang pa rin ang layunin niya. Gusto niyang ibigay sa iyo ang regalong ito. Punong-puno ng napakagagandang bagay ang mundo. Bakit ganito ka-espesyal ang pagkakagawa ng Diyos sa lupa? Kahit sa kalawakan, kitang-kita ang kagandahan nito. Ginawa ng Diyos ang lupa na may saganang tubig. Eksaktong-eksakto ang distansya nito mula sa araw. Tamang-tama ang bilis ng pag-ikot nito. Naglagay siya ng buwan para hindi mabago ang pagkakahilig ng lupa na nagpapanatili ng mga kapanahunan. At gumawa siya ng kahanga-hanga at iba't ibang nilalang sa lupa. Bakit gusto ng Diyos na pagandahin ng gusto ang lupa? Dahil gusto niyang bigyan ng magandang tahanan sina Adan at Eva. Kung susunod sila sa Diyos, sila at ang kanilang mga anak ay mabubuhay magpakailanman at gagawin nilang paraiso ang buong lupa. Yan ang layunin ng Diyos para sa lupa. Pero anong nangyari? Bakit hindi paraiso ang lupa? Nakalulungkot, sumuway sina Adan at Eva sa Diyos. Tumanda sila at namatay. Ang paraiso ay nawala. Pero ibig bang sabihin na bago ang layunin ng Diyos sa lupa? Isip-isipin ang isang ama na nagtayo ng magandang bahay para sa kanyang anak. Iniregalo niya ito sa kanya. Pero sa halip na magpahalaga, pinabayaan ng anak ang regalo ng ama hanggang sa masira ito. Anong gagawin ng mapagmahal na ama? Wawasakin ba niya ang bahay na pinaghirapan niyang gawin? Hindi. Aayusin niya ito at ibibigay sa kapamilyang magpapahalaga rito. Sa katulad na paraan, kahit tinanggihan ni Adan ang regalo, sinasabi ng Biblia na hindi nagbago ang layunin ng Diyos para sa lupa. Yan pa rin ang layunin niya. Gusto niyang ibigay sa iyo ang regalo nito, isang paraisong lupa, para mabuhay ng masaya at malusog magpakailanman. Baka maisip mo, paano magiging paraiso muli ang lupa? Sino ang maninirahan doon? Sasagutin ang mga tanong na iyan sa Araling 5 ng brosyon na Magandang Balita Mula sa Diyos. Pwede mo itong i-download mula sa jw.org/tl. Handang tumulong sa iyo ang mga saksi ni Jehovah sa pag-aaral ng Biblia. Una ng online request para sa pag-aaral ng Biblia. At isang saksi ang pupunta sa iyo para pag-usapan ng Biblia sa oras at lugar na pwede ka.